napansin sa iyong mga kapaligiran. Yes, magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa Bundaigdig, siyempre, at particular dito sa Houston, Texas, yan sa area ng New Jersey, Connecticut at New York, at sa Pilipinas. Isang mabagyong araw, mabagyong umaga sa mga kababayan natin. Alam mo, may paparating na super typhoon sa Pilipinas at naglandfall na ito ngayon, mga oras na ito. Sinasalanta nito ang Sangarap ng Leyte. At ito ay dadaan sa Central Visayas, papunta hanggang doon sa may Bicol area. At napakalaki nitong bagyong nito dahil tinitignan ko yung satellite images, buong Pilipinas halos ang nasasakop. Gerald, at magandang umaga muna sa itan. Diyos mo yun, nagkwentuhan na tayo tungkol sa bagyo. Ay, magandang umaga ka, Nelson. At ako ay nagagalak na upang makapiling ka sa episode na to ng yung podcast Sign of the Times dito sa podcast Pilipinas. At yun nga, gaya ng sabi mo, naglandfall na ang bagyong Yolanda sa ating bansang Pilipinas at ito ay inasa makakaroon ng malaking magdudulot ng malaking pinsala sa Visayas region. Oo nga, no? Di ba kamakailan lang nilindol ito? Mm-hmm. Sa Bohol? Mm-hmm. So, parang na mangyayari dyan. Parang Fukushima. Mm-hmm. At ang balita, Canelson, isa ito sa mga worst na storms ever. Sa Pilipinas? Hindi, sa buong mundo to. Sa buong mundo? Ibig sabihin, mas malaki pa yan sa Hurricane Katrina at saka sa Hurricane Ike? Oh, this year, isa sa mga, ito ang pinakamalakas na bagyo. Grabe. So talagang malaki ng, ano ha, talagang iba na nga mga bagyo ngayon kaysa nung medyo bata-bata tayo, no ha? Palakas ang mga bagyo. Ito ay mayroong speed na 235 miles per hour. Ito yung pinakamalakas na track ng mga meteorologists. Ang super typhoon na Haiyan. Haiyan. Yan ang international name. Oo, na Yolanda naman sa Pilipinas. Si Yolanda. Matindi talaga itong si Yolanda, no? Grabe. Tinalo pa niya si Wilma noong 2005, yung bagyong Wilma. Mas malakas siya ng 5 miles per hour. Nagkaroon ba ng bagyong Janet? Wala, meron ba ganun? Meron yata kahapon eh. Kahapon ng Senado. Anyway. Hindi ko alam. Sabi niya, hindi ko alam. Anyway, alam mo itong mga paglakas ng mga bagyo at maaaring yung mga iba pang nangyayari sa ating kalikasan. Maraming nagsasabi, ito ay bunga ng tinatawag na climate change. No? Sa scientific community, wala ang debate na nagkakaroon ng climate change sa mundo. Ang debate ay nakasentro kung dun sa tinatawag na may global warming ba o umiinit ba ang mundo o meron isang minority, significant minority sa community na ito ng mga scientifico na nagsasabi naman na lumalamig ang mundo and that we are entering into a new ice age. No? So there are two schools of thought dito. Pero ang pinagdidibatihan lang nila ay hindi yung climate change kasi agree sila na may climate change. Ang pinagdidibatihan ay kung papainit o papalamig ang mundo. So doon nakasentro, no? Ngayon, may mga datos na ipinakikita itong nagsasabi na may climate change, no? At ito yung sikat ngayon sa media, ito yung popular. At dito nagre-react ngayon yung mga gobyerno. Kaya nga nagkaroon din ng Kyoto Protocol, no? Nagkaroon ng move
na magkaroon ng kilos ang mga tao para mabawasan yung carbon emission, kasi sinasabi itong carbon emission ang dahilan kaya nagkakaroon ng global warming. Yun ang ano, yun ang basically ang reason behind nagkaroon ng Kyoto Protocol. Unfortunately, itong Amerika ayaw pumirma dyan dahil hindi sila naniniwala na may global warming. At ang Amerika na lamang ang kabilang sa isa o dalawa o tatlong bansa na hindi sumusuporta sa Kyoto Protocol. Ang China hindi rin, ano, dahil sinasabi nila maapektuhan ang ekonomiya nila. Pero maliban sa dalawang bansang ito, lahat pumirma na, no, doon sa Kyoto. Dahil nakita nila ang pangangailangan na kumilos ang buong sambayanan, ang sangkatauhan, para sa ikabubuti ng kalikasan. Ngayon, ito namang nagsasabi, itong significant minority na nagsasabi na tayo ay papasok sa Ice Age, no? Eh, ang sinasite nila na proof doon sa kanilang posisyon ay ang paglaki ng yelo sa Arctic, no? Ito yung northern portion ng mundo, at sa Antarctic, yung southern portion. Kumakapal at lumalawak ang yelo. In fact, noong 2007, sinabi nila na prediction ay magiging ice-free ang Arctic, no? Based dun sa trend ng 2007 na sinasabi ng global warming, natutunaw ang yelo, kaya magiging ice-free ang Arctic at pwedeng daanan ng mga barko. Pero, last year, 2012, nakita sa satellite na lumaki ng more than 500,000 square miles ang yelo. Bukod sa kumapal, lumaki ang saklaw ng yelo at hindi naging ice-free ang Arctic. Kaya hindi madaanan pa rin niya ng barko hanggang ngayon. Yung Arctic Ocean, hindi madadaanan. No? Yun namang sa Antarctic, ganun din. May paglaki din. May paglaki din ng yelo. No? At ito yung sinasabi nila ay mga pasimula ng papalapit na Ice Age. Ngayon, yung Ice Age, merong tinatawag na mini Ice Age at merong tinatawag na full-blown Ice Age. Yung full-blown Ice Age, parang pagkakaintindi ko, ay mga 200 million years ago nangyari. Pero, yung mini Ice Age ay most recent lang, no? 1770s. In fact, kasabayan ito ng American Revolution, no? Noong nagkaroon ng mini Ice Age. Kaya nung panahon nila George Washington, sobrang lamig dito at sa Europa. At sa buong mundo actually. Dahil merong mini ice age. Ano? Nagkaroon ng recorded rise in temperature. Ngayon, noong namang major ice age, lumubog ang malaking bahagi ng North America. In fact, ang yelo ay kasing kapal at kasing taas ng Empire State Building. Mas mataas pa ng dalawang ulit. At ang ebidensya pang nakita ng mga scientists, kung pumunta ka nga sa Central Park dyan sa New York, sa Manhattan, may mga batong malalaki dyan na nakausli. Yung kung sa Pilipinas, tinatawag natin batong buhay yan. No? Yung malalaki yan. Ano? Pero dyan, makikita mo may ukab. May ukab yung mga bato. Patunay na meron dumaang mabigat at parang kinakayod yung lupa o kinakayod yung bato. Kaya makikita mo yung daloy ng ano, yung daloy ng ano, ng yelo, no? So tumigil ang Ice Age sa kalagitnaan halos ng Amerika, no? I mean, dun sa parting north, no? New York. Hindi na umabot dito sa bandang Texas. Pero we can presume na noong mga panahon na yun, napakaginaw dito dahil New York is what? Just malapit lang ang New York dito sa Texas. No? I mean, relatively speaking, ano? So yung lamig nun eh, dinadala rito. Tiyak ko lahat yung lugar na ito, napakalamig din. In fact, ang kaya ang sinasabi ngayon ng mga scientists, meron talagang climate change. Pero ang kailangan nilang pagkasunduan ay, is it global warming o the advent of a new ice age? Yan ang ano, yan ang debate ngayon sa academic circles. Ako naman ay
mas pabor ako dun sa ano eh, hindi man pabor, mas naniniwala ako na palamig na palamig yung mundo. Mm-hmm. Pero ang sabi naman sa Pilipinas eh painit ng painit. So, ang aking paniniwala, ang weather natin nagiging mas extreme. Mm-hmm. No? So, dun sa mga lugar na malamig, eh lalong lumalamig. Dun sa mga mainit, lalong mainit. Oh, posible 'yon, ano? Kasi alam mo ang weather ay isang phenomena na talagang nahihilo, no? Yung mga paham o yung mga talagang sobrang talinong tao, nahihilo diyan. Hindi yan madaling ipaliwanag eh, no? Hindi madaling ipaliwanag yung pagbabago-bago, lalamig, iinit, uulan, titiglat, kukulog, araw. Hindi madaling ipaliwanag. In fact, hanggang ngayon, hindi talaga na-predict ang weather. No? May mga computer simulations, pero ano yun? Best guess o intelligent guess. No? Ngayon, sabi ko nga, ang pinagkakasunduan nila ay may climate change. So, kung anong klaseng climate change yun, yun ang subject sa debate. Pero, ano ang basically sabi pa ng iba na may cause? Kasi nga, ang isa sa mga sinasabi ay magkakaroon ng polar shift. No? Yung South Pole ang magiging North Pole at yung North Pole ang magiging South Pole. So, sa madalit salita, iikot ang mundo. No? At, sinasabi nila na ang pag-ikot ng mundo ay ilang beses nang nangyari. Hindi ito bagong phenomena. Pero nangyari ito na wala pang tao sa mundo. Mm-hmm. Wala pang tao sa mundo. Ah, okay, okay. So, hanggang ngayon, hindi pa rin magkasundo ang scientific community kung ang climate change eh global warming or the advent of the new ice age? Yun ang sinasabi ni Carlson. Aha, aha. So, umiikot, ano? In fact, ang patunay niya na nagbago na yung topography natin, unang-una, halimbawa, na itinayo yung mga Egyptian pyramid, naka-align yan sa true north. Ngayon, hindi na siya true north. Umusod na siya. Pangalawa, halimbawa, ang Baguio, nakakuha ng mga seashells, no? Fossil ng seashells sa Baguio. Indicating na yung Baguio, eh, once upon a time, is underwater. No? Nasa ilalim ng dagat ang Baguio. So you can just imagine, walang Pilipinas. No? Dahil nakalubog yung Baguio, di walang Pilipinas, hindi ba? So ibig sabihin nito, dating ang Pilipinas nasa ilalim. Yung Sahara Desert, pangatlo, dating lush forest yan. No? Hindi ano, hindi ito. Desierto. Oo, hindi yan desierto. Pero ngayon, nakita natin desierto na. So, ito yung mga patunay na mayroong ano, mayroong pagpapago ng topography. Mm-hmm. Although hindi naman natin inaasahan na ang ganitong mga pagbabago ay mangyayari sa loob ng isang taon, dalawang taon, dapat nating maalala na ang mga ganitong pagbabago sa topography, sa mga rise and fall of the sea level, ay nangyayari over millions of years. So, yung sinasabi nating advent of the ice age, huwag po kayo masyadong matakot dahil hindi po ito mangyayari sa loob ng 10 taon o 20 years, malamang eh hindi natin ito makikita at ang ating mga apo hindi nila ito makikita dahil ito ang nangyayari sa loob ng millions of years. Aha, hindi ito biglaan. Hindi ito biglaan. Hindi ito bukas. Mm-hmm. Ngayon, pero hindi ibig sabihin nito eh maging kampante tayo. Irregardless whether there is an ice age or there is global warming, tungkulin natin bilang mabuting mamamayan, bilang mabuting kustodyan ng daigdig, na gawin ang tama. No? We have to do things because it is the right thing to do. And what are these good things that we have to do? We have to conserve our natural resources. We have to be
environment friendly from now on. No? So, kahit ano pa, ito ang tungkulin natin. Kasi itong iniwan sa atin, itong niata sa atin, tayo ang binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Kung susundan natin yung kwento sa Genesis, tayo ang binigyan ng kapangyarihan sa lahat. Pero ang kapangyarihan ito bilang co-creator, bilang naninirahan dito. Hindi natin pag-aari ang mundo. Okay? Ano lang tayo rito eh? Transient. Just like yung mga naunang species sa atin, transient lang. Tayo, meron tayong consciousness. Alam natin yung, nasasabi natin, alam natin yung tama o mali. Kaya ito yung pagkakataon na dapat nating i-exercise yung consciousness na yon. At ang tamang gawin sa sitwasyong ito, pangalagaan natin ang kalikasan. Bawas-bawasan na natin yung pagiging maaksaya natin. Halimbawa nga, tigilan na natin ang paggamit ng styrofoam. No? Magpunta tayo dun sa mga biodegradable materials, papel, yan ang gamitin natin. Tigilan na natin ang, halimbawa, paninigarilyo. No? Kung talagang hindi natin matigilan, eh sana magsigarilyo tayo nung walang filter. Kasi yung filter, non-biodegradable material yan. Bawas-bawasan na natin o i-recycle natin yung mga plastic. No? Alam nyo, minsan, nakakalungkot kasi, dapat, halimbawa, yung mga gumagawa ng mga plastic bag, meron silang facility na para kunin ulit yung mga used plastic. Alam nyo, halimbawa, ito na, pinakamagandang halimbawa, yung lalagyan ng Tasty. Pag naubos yung Tasty, ano ginagawa natin? Tinatapon natin yung plastic. Pero ang tanong ko sa inyo, marumi ba yon? Hindi marumi yung plastic na yun, pero ba't mo itatapon sa basura? Di ba? So, dapat merong mga facilities, itong mga nagmamanufacture nito, para kunin uli yan at i-recycle bilang bago. No? Hindi yan dapat natin itinatapon sa basurahan. Hindi kasi katulad yan ng balat ng saging. Pag itinapon mo sa lupa, yung balat ng saging, biodegradable yun. No? Magiging lupa uli yun. Eh, itong plastic, hindi. No? So, halimbawa, yung mga aluminum cans, huwag na natin itapon, no? I-recycle natin. Huwag tayong bumili ng plastic, ng soft drinks na nasa plastic. Kasi alam naman natin yung soft drinks, napaka-corrosive niyan. Pag inihalo mo yan sa plastic, nagkakaroon ng chemical reaction, tapos iinumin mo yan. Ngayon, gano'ng ka-corrosive ang plastic? Well, ang plastic ginagawang panlinis. No? Magbabad ka ng buto yan, no? In 3 days, tunaw yung buto. Magbabad ka ng itlog dyan in a few days, wala na yung itlog. Ibig mo sabihin yung soda? Oh, yung soda, yung soft drinks. Soda, oh. No? Na soda ang tawag dito sa Amerika, ang tawag sa atin, soft drinks. So, ganun katindi yan. Isipin mo, cleaning agent yan. Corrosive yan, iniinom natin. No? E inilalagay natin sa sikmura natin. So, bukod sa nalalayo na tayo sa diabetes, sa mga sakit, lalo na sa high blood, no? Ay nakatutulong pa tayo sa environment kung babawasan natin ang pag-inom ng soft drink kung hindi man natin kaya tumigil talaga. At kung iinom tayo, piliin natin yung mga nasa botelya. Huwag yung nasa plastic. No? Kaya sana huwag nating bilhin yung mga litro na nasa plastic. No? Kasi anti-environment yun. Ngayon, kung wala kang magawa at mabili mo talaga yon, ako nung araw, yung alam ko, ginagawa yun, lalagyan ng tubig eh. Diba? Although ngayon, lumalabas nga na, hindi rin advisable na lagyan ng tubig kasi may leach yan, nagli-leach. No, lumalasa talaga. So, pinakamaganda niyan, i-recycle. Dalhin sa recycling centers. No, huwag niyong itapon sa basurahan. Yun ang pakiusap natin. No? Itong mga maliliit na bagay na ito, kung pagbabatayan natin yung tinatawag nilang butterfly effect, may epekto ho yan. Hindi lamang sa immediate environs natin, kung hindi sa pangkalahatan hanggang sa makarating ito sa weather o sa climate. No? So, kung totoo man na umiinit o lumalamig, meron tayong contribution para pangalagaan si Gaia. Yung Gaia, ito yung pangalan ng Earth talaga. No?
ito yung contribution natin, no, to protect Mother Earth. Gaya ng mga maliliit na bagay na pwede natin gawin. Halimbawa, eh yung sa halip na bumili kayo ng bottled water, pwede kayong bumili ng water filter na yung kinakabit sa gripo. Sa pamamagitan nito, hindi na kayo magkakaroon ng need or want to buy bottled water. Kasi pwede nyong i-refill yung mga water containers nyo ng tubig na galing sa gripo pero dumadaan sa water filter. Isa yan sa mga paraan. Paraan para huwag nang gumamit ng masyadong maraming plastic. Bottled water, oh. So, isa yan, no? At hindi lang naman kasi yan, eh, no? Marami pa lang tayong ginagamit na, ano eh, minsan nga, limbawa, napuproduce tayo ng mga tinatawag nilang gasolina from corn, no? Yung ethyl. Ethyl gasoline. Pero mas malaki ang carbon imprint nun. No? I mean, nadidefeat yung purpose na maging environment friendly. Kasi yung cost, yung carbon cost sa pagpuproduce mo ng environment friendly kuno na gasolina, mas malaki pa kesa kung gumamit ka na lang ng original na gasolina. No? So, minsan kalokohan eh, no? Kaya dapat maging matalino rin tayo dun sa tinatawag na conservation. No, hindi basta conservation eh maganda. Hindi basta conservation eh tama. Dapat alam natin yung fundamentals. At hindi naman ho mahirap alamin yan. Ano? Hindi nyo makailangan pumunta sa eskwela. Kung magiging observant lang tayo sa araw-araw nating pamumuhay, makikita natin yun. Ano? So ulitin ko, umpisahan na natin huwag gumamit ng styrofoam. Una natin gawin yan, tigilan natin ang paggamit ng styrofoam, paggamit ng plastic. Oh? Kung hindi maiwasang gumamit ng plastic, i-recycle ang plastic. Pero ang styrofoam, talagang no-no. Kung ako, talagang hindi yung gagamit ng styrofoam. Kung meron akong option, huwag gumamit. No? Yan nga, minsan masaklap kasi kapag pupunta ka sa restaurant, ang tugo nila, no? Yung take-out mo, eh, ilalagay sa styrofoam. Wala kang choice doon kasi doon nila ilalagay yung pagkain mo. Eh, no? Eh, pero sa totoo lang, kung may makikita kayong restaurant, pwede niyo sabihan na huwag na kayong gumamit ng ganito. O, pwede niyo ipaabot sa manager yan, pwede niyo ipaabot din sa kung sino man na responsible na tao doon. Yun ang ano dyan, yun ang masasabi natin. Pwede naman gumamit ng paper packaging para sa food. Eh. Paper packaging, yun ang pinaka-the best. Kasi ang paper packaging, marirecycle mo. At yung papel, hindi ko katulad nung araw, alam niyo, papel ngayon na po-produce na, meron na mga kinukulture na kasi yung mga puno na kinagkukuhanan ng papel. In fact, yung mga may-ari ng mga malalaking napkin companies o table napkin companies, meron na sila mga plantasyon ng mga puno na kung lumaki, hindi bumibilang buwan lang ho, malaki na. Pwede nang putulin gawing papel. Yung pulp na gagawa na. So, ibig sabihin, control dito, no? At saka ito yung mga puno na talagang na-breed nila, na-discover nila na magandang gamitin papel. Kaya ho, hindi nadadamage ang environment kasi hindi katulad ng araw, talagang titibag ka ng, puputol ka ng puno talaga na matanda, ano? Na, yun, nakaka-apekto yun, ano? Kung pupunta ka lang sa forest. Ngayon ho, hindi na, may plantasyon na. Doon nila itinatanim yun. Kaya yung mga ginagamit na toilet paper, hindi ho yan talaga, ang impact niyan sa environment, hindi malaki. Kasi yung mga punong ginagamit, para doon na talaga. So, isa yun, ano? Isa yun doon siya, ano? Eh, lalo naman sa Pilipinas tayo, hugas-hugas. No? Yung tubig niya, kahit marumihan ng uu natin, pardon the word, pero ibig ko sabihin, ano yan? Biodegradable yan. Hindi yan anti-environment. No? So, uulitin ko, ano, kahit na may global warming o kahit na ang totoo eh, may ice age, hindi ho yun ang usapin. Ang usapin natin ay ano ang ginagawa natin para makatulong sa ating kalikasan. At saka, Canelson, pwede natin supportahan yung mga korporasyon o mga company na
gumagamit ng environment friendly processes or packaging. Di ba? Oo, suportahan natin yung, at most likely so suportahan natin diyan yung mga maliliit na kumpanya, no? Yung mga small business. Oo, kasi yan yung mga may konsensya. Mm-hmm. No? Yung mga dambuhalang kumpanya, ang konsensya niya lahat nakalagay sa tubo, no? Eh, so kung expensive maglagay ng mga environmental ano securities mm-hmm. o environmental procedure sa mga kumpanya, makakabawas ng tubo nila yan. Eh, karamihan dyan, mga greedy, no? Mga gahaman. Mm-hmm. So, ang inaasahan kong masusuportahan natin dyan, yung maliliit. Yung mga family-owned. Oo, kasi itong mga ito, cottage industry, no? Ano yan eh, no. May konsyensya pa yan. Hindi yan yung talagang ano lang. No, nagtatrabaho yan para mabuhay lang, nagtatayo ng negosyo para mabuhay lang. Yung iba nagtatayo para magkamal lang sa lapi. Magkaiba ho yun, ano? Magkaiba yung nagtatrabaho ka, nagtatayo ka ng kumpanya para mabuhay ka ng disente, at nagtayo ka ng kumpanya para magkamal lang sa lapi. Magkaibang magkaiba ho yun. No? So, pero tama yung sabi mo, supportahan natin lahat ng makikita natin na kumikilos para sa kalikasan, sa kabutihan ng kalikasan. Kasi marami ng mga negosyo ngayon ang gumagamit ng alternative packaging, manufacturing process. Mm-hmm. At saka yung iba na gumagamit ng raw materials, they make sure na they replenish what they take from nature. Oo nga, sana may mga ganon, ano? Lalo na sa Pilipinas. Ano? Alam mo naman sa atin, lahat nabibili. Ha? Mm-hmm. Protection dyan, nabibili. Ha? May sariling security agency, may ang yung mga inspector, nabibili. No? Eh, kasi nakikita rin sa mga nasa taas. Eh. Kung nakakapagnakaw nga naman yung mga nasa taas, ba't hindi makakapagnakaw yung maliliit? Eh, di ba? Mayaman lang ba pwedeng magnakaw? Siyempre, maliliit din. Eh. Mas kailangan pa nga ng maliliit ang pera, di ba? Mm-hmm. O kaya rampant ng criminality kasi alam nila people get away. Di ba? Saka kanalasan, di ba, yung pollution na binubuga ng mga sasakyan na dapat dumadaan sa emission testing. Oh, yun. Halimbawa, kinakatwiran nila diesel. Pero kalokohan yun kasi dito, dami ko nakita ng diesel engine, hindi naman ganoon ang uso. No? Hindi ganoon ang ano eh, bumubuga. So, ibig sabihin, paano nakakalusot yan dyan? Kasi, naaayos nila yung mga inspektor. Or, hindi na talaga dinadaan sa inspektor. Ano? Pinalulusot na lang. So, mm-hmm. dahil nga nabibili lahat, no? Kaya ganun. Kaya ang sama minsan ng reputasyon sa atin, eh. Ang tingin sa atin, we are dishonest, we are liars, no? We are naturally corrupt. Kaya minsan, wala talagang respeto rin sa atin yung mga kapitbahay nating bansa o kapitbansa natin. Dahil na rin sa pinakikita natin, tapos nababalita pa sa media, no? Eh di lalo tuloy na re-reinforce yung ganong imahin natin na eto, mga Pilipino. Minsan nga, mapapansin mo, pag pumunta ka sa mga tindahan, susundang ka ng ano, no? Kasi, diba na alam nila Pilipino ha, baka magnakaw ko rin sa loob. Ang daming karanasan naman, oh, ang daming karanasan ng kababayan natin sa Hong Kong, halimbawa, ganyan, mm-hmm. Singapore. No? Mm-hmm. Eh, ganun nakasama. Eh, kasi nga, nakikita yung mga politiko natin, yan natin sa House of Representatives, no? At mm-hmm. yan sa Senate, no? Winawalang yaan ka ba ng bayan, kapal ng mukha, ano, I mean, talagang harap-haraba, nakakatingin sa'yo ng diretso ang mga yan, eh, no? Pero, sabihin, alam. Kaya lumulusot yung mga ganyan, no? Palusot sa environment. Yung mga environment laws natin hindi natutupad. Kaya kawawa nga ang environment natin sa Pilipinas dahil sa corruption. At nakatali dito yung pangkalusugan. Lahat. Ng mamamayan. Kawing-kawing yan. No? Kawing-kawing yan. Eh. Kawing-kawing yan. Ay, pag pinutol mo, sinira mo ang kagubatan, isang kukuha ng gamot. Isang makinukuha mga gamot, di sa gubat. Diba? Eh, ilang illegal loggers ang pool politiko ang may hawak. Mga mining, ha? Mining, illegal logging. Sinong kumalbo sa Quezon?
O, sinong kumakalbo sa Sierra Madre? Ha? Mm-hmm. Mga pulpulitiko lahat! Na kung mag-aasta, akala mo, mga matitinong tao, pero mga walang hiyahu yan. Hindi yan matino. No? Dahil ang ini-interest yung... niyan yung bulsa nila. Pati yung buhangin, kuwari. Kaya nga, yeah, hindi ba? Lahat, no? Akala mo, kung magsalita, eh, ano, matino. Oh, pero ninanakaw pala yung pera ng buhangin. Ha? Eh, ilang, nabalita yun sa Pampanga na wala kang pera sa kwari, di ba? Hmm. Oh. Eh, mag sabihin, itong mga tao ito, at itong mga kababayan natin, dahil nabibili rin, hindi mo po ito. Kaya ganyan, ano? Kaya ganyan ang bansa natin, no? Hindi ko sinasabing hindi nangyayari yan sa iba, pero sa atin po kasi, endemic, parang nasa DNA natin. Ewan ko, parang nasa dugo yata natin, ano? Pero, ano yan eh, kasalanan din natin yan, pero malaki ang kagagawa ng mga Kastila dyan, ano? Although, ibang topic yan, ano? Pero ibig ko sabihin, ano yan eh, sa ginawa kasi sa ating pang-aapi, nagkaroon tayo ng idea na wala tayong aasahan kundi sariling sikap, diskarte, hindi tayo masyado sa institusyon, hindi tayo naniniwala sa institusyon. Puro diskarte. Kapag diskarte, 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 diyan nagiging korap ang tao. Dahil sa paghahanap ng diskarte. No? Puro sarili lang ang iniintindi. Siguro ito yung ano, ito yung dark side ng pagiging makapamilya natin. Puro pamilya lang ang iniintindi. Tama. Hindi natin iniintindi yung pamilyang iba. No? Eh dito sa paparating na bagyo, Canelson, itong super typhoon, ano ba inaasahan natin in terms of government response? Total, nakakabig na tayo sa corruption, dun sa environment natin. Alam naman natin na nakalbo na ang ating mga kabundukan, di ba? Oo. Naubusan ang mga walang yung pulpulitiko eh. Wala ako. Ibang sasabihin dyan, pulpulitiko lang ang may kagagawan yan. Dahil kaya nakakapagputol yan ng puno, nakakapagmina dahil sa proteksyon ng pulpulitiko, kung hindi man yung pulpulitiko ang may-ari ng mga nagmimina at nagpuputol ng puno. Ngayon, ito, itong isyong ito, gagamitin na naman ng mga biktima. Ha? Bakit ko sasabihin gagamitin naman ng mga pulpulitiko? Kasi palalabas yan, ha? Ito, kaya kailangan natin ng Disbursement Acceleration Program. Ha? Yung DAP. Dahil may kalamidad, gagamitin natin ng DAP para makatulong. So, gagamiting justification. Ha? Gagamiting justification itong kalamidad para mapanatili yung isang sistema na nagtutulak para magkaroon ng corruption sa Pilipinas. In short, gagamitin ang mga biktima. Ha? Ganun pa walang biya. Oh. Gagamitin yung biktima para ma-justify ito, itong DAP. O itong PIDAP. Ha? Kailangan natin ng PIDAP kasi ngayon ang mga tao pupunta kay congressman, manghihingi ng ganito, manghihingi ng ganyan, manghihingi ng ganon. Ha? Para bigyan. Ngayon, naalala ko tuloy, merong isang mayor na naiso sa Bohol kasi pinalayas niya yung Red Cross. Dahil ayaw ibigay sa kanya yung relief goods. Una, masama yung reaction kasi nagmumukhang epal ano, yung mayor. Pero nung nalaman natin at nabasa natin yung background, dati palang pari ito na kumilos sa nung panahon ng diktadura, kumilos laban sa diktadura, at ang integridad pala nito, eh hindi matatawaran dun sa lugar nila. Dahil naging revolusyonaryo ito, no? At ito ay isa kabilang doon sa mga kumilos sa pagsusulong ng Revolusyong Bayan. Ang ngayon ay lumahok nga sa politika at ito ay naging mayor. No? Eh ngayon, dumating nga itong Red Cross doon, eh meron na pala silang sentralisadong patakaran doon sa kanilang bayan kung paano i-distribute ang relief goods. Eh ayaw pumayag ng Red Cross ng ganun. Ang gusto nila, direktang ibibigay. No? Eh, sa madali salita, one thing led to another, nag-away, nagsigawan, pinalayas niya yung Red Cross. Kaya doon naman siya napasama.
Pero ang punto kasi rito, tama rin yung sinasabi niya na yung humahawak ng Red Cross, full politiko. At hindi natin maiawasan na isipin ng iba na kaya mo ginagawa ito para isulong yung full politiko mong interes. Kaya siguro dapat kung ikaw ay humahawak ng mga charitable institutions, Red Cross, halimbawa, hindi ka dapat lalahok sa politika. No? Hindi ka na dapat lumahok. Maaari sigurong dati kang politiko na napasama dyan, pero once na nakasama ka na dyan, hindi ka na dapat pwedeng tumakbo ulit. Para nawawala yung bahid na kaya mo ginagawa yan ay dahil isa kang politiko. Rightly or wrongly, hindi ko masisisi si Mayor kung bakit inisip niya na ginagawa yan ng Red Cross, na namumuliti ka. Kasi ang may hawak ng Red Cross ngayon, si Dick Gordon, na alam naman natin na pulpolitiko o politiko. Ha? Oo. So ngayon, ibig natin sabihin, kaya tatakbo siya ulit, kaya hindi, hindi natin mayales na pag-isipan ng hindi maganda yung bawat kilos niya nung mga ibang tao. So sinasabi lang natin, kung ganyan nasa Red Cross siya, dapat siya hindi na makikialam sa politika. Mag-stick na siya sa pagiging ano. At yung pamilya niya, hindi na rin dapat sangkot sa politika. In short, dapat wala ng Gordon sa Olongapo. At least yung first degree of consanguinity. Meaning, asawa. Possible ba yun? Ano, no? Possible ba yan? Maliin yun na nga. No? Ang sinasabi natin, kaya isa dapat lang. Dynasty tayo ngayon Na... Kung lalaho ka sa mga ganyang charitable institutions, involved ka sa mga rescue, hindi ka dapat pulpolitiko. No? O politiko, o whatever. So, inaasahan natin na itong masasalanta, gagamitin pa uli ito. Kasi ito ang gagamitin justification para ipanatiliin yung DAP at saka yung PIDAP. No? Mm-hmm. At ang mga matutuwa dyan, yung mga nagtatayo ng mga bogus na non-government organization kasi tuloy ang ligaya. Kaya in a way, baka nananalangin sila ngayon na sana nga bumagyo pa, magkaroon pa ng dilubyo. Kasi justification yan. Ano? So, yun ho ang nakalulungkot dyan. No? At hindi ako gagamitin yan. Katulad ng ginawa nila. Kasi yan ikakatwiran. Ibibigay namin ng pera doon. Kaya kailangan namin tundap. Ngayon, hindi natin alam kung gaano kahanda. Alam naman natin na marami sa atin handa lang sa salita. Pero kapag naandyan na, may ugali tayong kapag naandyan na, saka na. Kasi may ugali tayong bahala na. No? Ugali natin yan ngayon, meron namang mga barangay, may mga probinsya na gusto mong maghanda, wala namang pera. Dahil yung pera nila, kinurakot na nung representante nila sa Congress. No? Ang budget nila, eksakto lang para sa pang-araw-araw na takbo ng pamahalaan na kapag may dilubyong ganyan, wala silang pondo para dyan. Kung meron man silang mailaan, tiyak nakakapusin. No? Kaya pupunta naman yung Red Cross na pinamumunuan din ng isang politiko. Ha? Kasi hindi naman yan nare-renounce yung political ambition niya. Di as para sa M. Cochran, politiko pa rin siya. Ha? So, ibig sabihin, kawawa, no? Double whammy ang inaabot ng mga kababayan natin. Double whammy. Diyos mio. So, binagyo na, nilindul na. Yung baka triple whammy pa, no? Dahil nilindul na ngayon, babagyuhin pa kasi tatamaan din ng buhol. Tapos pagsasamantalaan. Nanakawan pa. Nanakawan pa. Pagsasamantalaan pa ng mga pulpolitiko. Naku. Diyos mio. Yeah. Ipagdasal na lang natin po. Yun ang pinakamaganda. Ipagdasal na. Yun ang magagawa natin sa ngayon. At saka gusto ko lang kung ano, no, kahit pinagdadasal natin, hindi ko kagustuhan ng Diyos na magkaroon ng dilubyo. Kung ang Diyos nyo ganyan, Diyos nyo na lang yan. No? Hindi ko Diyos yan. Alam ko kasing Diyos mapagkalinga, kaya hindi ako naniniwala. Kasi may mga naririnig ako, hindi, kasi nagagalit sa inyo ang Diyos, kaya kayo ginaganyan dahil ganito kayo, dahil ganyan kayo, dahil makasalanan kayo. Eh kung ang Diyos nyo ganun, Diyos nyo yan. Hindi ko Diyos yan. No? Alam ko yung Diyos mapagkalinga no? Hindi ko alam yung Diyos pala nyo mapaghiganti yung Diyos ng mga Hudyo yun, mapaghiganti yun dahil yun ang nasa lumang tipan Pero yun ang Diyos ng mga Hudyo
na binago ni Jesus yun. Kaya nga yun ang magandang balita. Bago na! Kaya nga bagong tipan. New Testament. Marami. So, yan. Basically, ano, yung climate change natin, kaya ganyan, mga bagyo at kung ano man. At saka meron pa tayong related na topic dyan. Yung consumerism o yung consumption natin. O, sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan, yan ang i-discuss. Nakakawing din to sa environment. O, nakakawing din yan sa environment. Sa... Mm-hmm. Tama. Magbabalik po tayo sa Nelson Flores Podcast after this music break. Sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pagmulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang tayo pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. Mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pagbunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tahanan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Yan, nagbabalik po tayo muli sa ating palatuntunan, Signs of the Times, na napapakinggan ninyo sa buong daigdig.
At particular din dito sa Houston, Texas, sa New Jersey, New York, Connecticut, at syempre sa ating binabagyong lupang tinubuan, ang Pilipinas. Pero katulad nga ng sinabi ko, buong mundo nyo napapakinggan ito dahil tayo ay na podcast. At syempre kasama natin ang kinikilala, kinakangaan, batikan, at dating mamamahayag, Gerald Lacuarta. Magandang umaga, Canelson. Tingin ko para sa iyo dapat yun eh. Hindi para sa akin. Mas kinikilala at kinakangaan ka. Ikaw nga yun eh. Ikaw ng City Hall. Ikaw nga yun eh. Si Canelson Flores. Tayo ay tagasunod lamang sa mga pati anod lang tayo sa daloy ng mga pangyayari. Ayan, pati anod. Kasi inaanod ngayon ng Pilipinas ang Summer Leyte. Ayan. Ipagdasal po natin, ha? Mm-hmm. Pagdasal po natin naman. Oo nga. Anyway, nandito tayo sa pangalawa nating topic. At ang ibig ko nga sanang mapag-usapan natin o mapagkwentuhan natin, eh itong tungkol sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya, ang pangakong dinala nito at kung nagkatotoo ang pangako. Okay. In simula nung 1850s, kung kailan nagkaroon ng tinatawag nating Industrial Revolution, no? At ang Industrial Revolution ho ay dumating sa pagdating ng tinatawag na steam engine. No, yung makina na pinatatakbo ng init ng tubig. No, pinakukulan ang tubig, umuusok yan, umiinit. At dahil doon, sa steam, no, yung usok to, ang tawag ko doon sa English ay steam, yun ang nagpapatakbo sa mga makina. At simula noong 1850s, sa Industrial Revolution sa Inglaterra, ay naging mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Within 50 years, 1850 to 1900, na-invento ang eroplano. Wright Brothers, 1903, napalipad nila yung Kitty Hawk. No? 1903 hanggang 1969, nakarating ang tao sa buwan. Apollo 11. 1969, siguro hanggang ngayon, ay meron tayong mga space station, may pumunta na sa... may mga satellite na tayo na nakarating na ng Jupiter. In fact, lagpas na yata ng Jupiter. Meron tayong mga pinadala ng mga probe sa Mars, sa Venus, at kung saan-saan pang bahagi ng ating solar system. So, in short, ang teknolohiya natin ay tumalon ng tumalon simula noong 1850s. At napakabilis. So, ngayon, nung araw, pag nasa Amerika ka, ang layo mo sa Pilipinas. No? Para mabalita mo kung ano nangyari doon, it will take days, if not weeks. Pero ngayon, hindi na. Real time. No? Habang ginigrill si Napoles, napapanood mo. No? In real time. So, ito yung advancement ng technology. Mm-hmm. Ngayon, may pangako ang teknolohiya. No? Ang pangako ay... kaya na andyan ang teknolohiya sa development ng tao para maging magaan ang buhay para sa tao. No? Maging magaan ang pagtatrabaho mo. Halimbawa, kung ikaw ay mensahero, hindi mo na kailangang... noong araw, di ba, mga mensahero, tumatakbo lang. Eh. Tapos, nauso na yung sakay ng kabayo. Di ba? May messenger, ayan. Pero ngayon, hindi na, no? Nakakotsi na. No? Bisikleta na o naka-aeroplano na. At hindi na nga, wala na nga ngayon nga. Ngayon ang message, email na. No? Ni-email na. So, nakatulong ba ito? Sabi, ha? Ito ang pangako ng teknolohiya to make life easier for man. Ewan ko, no? Ito yung nagis ng pangako. Gawin magaan ang buhay natin. So, ano ang nangyari? Gumaan nga ba ang buhay natin? Anong tingin mo, Gerald? Well, undoubtedly, gumaan ang buhay in terms of computing power, in terms of automation. Marami tayong na-automate ngayon na processes.
At sa communication, mas napabilis ang communication at mas naging, hindi ko masasabing personal eh, pero mas nagiging comprehensive yung communication in terms of audio, video, text, na dati eh ano lang, noon email lang, di ba? Mm-hmm. Ngayon, pwede mo nang makita ang kausap mo. Mm-hmm. Katulad ngayon, kahit tayo. Yan. So, yun lang, automation, communication, at computing power. Yun ang nakita ko. Well, siguro ang tamang term ay mas naging efficient. Efficient, oo. Pero not necessarily gumaan ang buhay mo. Halimbawa, gumaan, oo. Mas dumami ang distraction. Mas halimbawa marami kang nabuo. Yung bago na invento ang sewing machine. Mm-hmm. Sa isang mga, ito, gawin lang natin napakasimple halimbawa, no? Nung araw, makakagawa ka ng isang pantalon sa loob ng, sabihin na natin, mabagal ka, maghapon. Isang pantalon sa maghapon. Babayaran ka ngayon ng kapitalista mo para sa pantalon yon based on an 8-hour work. Baba. Sabihin na natin na binayaran ka na. Sabihin na natin ang bayad eh, piso kada oras. Okay? So sa maghapon, nagtrabaho ka ng maghapon, makapag-produce ka ng isang pantalon, nabayaran ka ng 8 piso. Sabihin natin, 8 hours ka lang nagtatrabaho. Gawin lang natin simple, no? Simple ang halimbawa. Okay, ulitin ko. Mananahi ka, gumagawa ka ng pantalon, isang pantalon lang ang napoproduce ng isang tao dahil handmade, no? Kinakamay mo lang lahat, eh, no? Pagkatapos, ang bayad sa'yo, piso isang oras. Nagtatrabaho ka ng 8 oras. Pag sinabi natin maghapon, ang ibig sabihin ko ron, 8 oras. Okay? So, binayaran ka ng 8 piso sa isang pantalon. Naimbento ngayon ang sewing machine. Ha? May sewing machine na. Nakakagawa ka na ngayon ng 3 pantalon. Ha? Pero ang bayad sa'yo, piso pa rin. Isang oras. No? Oh, okay. Nakagawa ka na ngayon ng 3 pantalon dahil sa technology, pero ang bayad sa'yo, ganun pa rin, hindi nagbago. Eh, lumabas na ngayon yung mga ano, computerized na, high speed na, yung mga sewing machine, no? Dino-drawing na lang, kinakat na ng machine. Po. Nakakapag-produce ka na ngayon ng 50 pantalon. Na, sa 8 oras na yon, dahil mabilis na lahat. Di ba? Pero ang bayad mo, baka in-increase ka na, naging 2 piso ka na. No? Mm-hmm. Pero yung ibig sabihin nito, yung technology, binigyan, ginawa ka lang maging efficient, pero hindi nito pinagaan ng trabaho mo. Yan ang din ang mga reporter. Ito, sa hanay natin. Nung araw, kung mabagal-bagal kang magsulat, 2 istorya. Pagkatapos niyan, typewriter yun, ha? Tak-tak-tak-tak, type mo. Pagkatapos niyan, walang edit-edit yun. Sasubmit mo, bahala na yung editor. No? Makakagawa ka ng 1-2 story, ha? Dahil pinopone in, walang fax. Phone in ka, hindi ka na makatakbo. So, abutin ka ng mga 2-3 oras para may submit yung isang story. Pero dahil may computer na ngayon, ha? Kakagawa ka na ng 5, and in a matter of minutes, na-submit mo na yung story mo, na-edit mo na rin yun dahil may spell check ka na, may grammar check ka na sa word mo. No? So in short, nagpo-produce ka na ng 5-7 istorya, pero ang sound mo hindi naman lumalaki. So profitable para sa corporation? Profitable sa corporation, pero hindi sa common tao. Mm-hmm. So hindi totoo yung ano, na sinasabing nakakagaan ng buhay. Hindi. Hindi nagbago ang level ng buhay mo. Mm-hmm. Ha? Marami ka lang na i-produce, pero hindi nagbago ang level ng buhay mo. Okay? Ngayon, bawa sa communications tayo. Okay, nakatulong yung mobile ka na tawagan kahit saan. Ano?
Malaking bagay. Kasi naalala ko nung, lalo na nung dyan sa Pilipinas, 10 taon bago ka lagyan ng PLDT ng linya. No? Kaya malaki talaga. Kaya nung dumating ng cellphone, para naghiganti mga Pilipino, nagbilihan ng cellphone, ano? Kaya naging cellphone capital ng Pilipinas, parang bilang ganti nila yan. Bilang sa sobrang inis nila, bumili lang ng dalawa, tatlong telepono, talagang... Kasi, sakal na telepono, alam mo nung araw, para mag-apply ka ng... Halala ko nung araw, nag-apply ako ng PLDT, 1983. Dumating ang telepono sa bahay, 1993. No? Dahil ang katwira ng PLDT, wala ang linya sa lugar niyo. I mean, tagnang sora yan, ha? Walang linya. Diyos niyo, so ganun tayo kasabik sa telepono. So, nung nausin yung cellphone, bilihan ng cellphone. Eto naman ngayon, sinamantabi nung ano. Ang mga telepono, ngayon, bukod natin, bago natin pag-usapan yung balikan muna natin. So, akala natin, maganda na, no, dahil mobile tayo. Pero may nawala sa atin, yung privacy mo. No? Oh, yeah. Nawalan ka ng privacy. Ngayon, anytime, matutulog ka na, may tatawag sa'yo. Ah, utusan ka. Ah, yung opisina, ganyan eh, di ba? Wala nga, oh, takboy mo ito, may ganyan, may ganun. Hindi nila alam, baka may ginagawa ka na, o ano, kasi gabi na, di ba? Lesonsi na ng ating gabi. Sabi nila, trabaho mo yan. Pero ibig sabihin, ito yung mga epekto. No? Maaring maganda, maaring hindi, pero nagbago na ngayon ang lifestyle mo. Naging dependent ka na ngayon sa telepono mo. Yung telepono mo ngayon ang nagbibigay na ng pacing ng buhay mo. Kaya ang pakiramdam mo, pag lumabas ka, wala kang cellphone, you're naked. Ano na pa siya? May kulang sa buhay mo. May kulang, di ba? Uuwi ka pa para hanapin mo yung cellphone o ano. Hindi ka na ngayon masaya. Di ba? At ito, ang sinamantala naman mga gumagawa ng cellphone makers. No? Taon-taon, nagbalabas ng bagong modelo. Kasi ang turnover ngayon ng technology, nag-umpisa sa 2 years, nag-umpisa sa 1 and 1 half year, bumaba sa 1 year. Ngayon halos every 6 months may bago. Because these telephones are created to be replaced. Pansinin mo yung mga cellphone na dinidiscard nyo, perfect pa. Wala naman sira. Oh, kabago-bago lang eh. Di ba? Pero dahil, uy, lumabas na itong modelong ito, mas ano ito, isipin mo. Sa dinami-dami ng apps ng telepono, anong ginagamit mo lang? Kadalas, nagamitin mo lang, tumawag at mag-text. Mm-hmm. Functional lang. Di ba? Pero hindi, ngayon kung ano-ano ng paan, nilagyan na nila ng games, you know, nagkaroon ng internet access. So, sa magalit salita, wala ka ng oras para sa sarili mo. Nakaganong ka na sa... Ang oras mo nasa cellphone na lang. Tama yan, oh. Di ba? So, nakakalungkot. Nakakalungkot. Wala ka ng social interaction. Naglalakad ka, nakayuko ka, tingin ka sa cellphone, nag-text. Nasa classroom ka, nag-text ka, man. Hindi ka nakikinig sa lecture. Ha? Ang malungkot sa bahay, eh. Uh-huh. Hindi nag-usap-usap yung magkakapatid. Oo. Uh-huh. Tapos, pag kinakausap mo yung bata, disoriented. Uh-huh. Kasi nakababad dun eh. Nakababad, di ba? May disorientation. May disconnect. May disconnect, oo. Mm. Mm. Tapos, pagkakausapin mo, irritable eh. Uh-huh. Kasi ano ka eh, interruption ka eh. Totoo. So, nawawalan ng social life. Hindi natututong makipag-social, makipag-interact ng mga tao dahil dito nagiging bastos sa madalit salita. No? Mm-hmm. Tinuruan. Hindi lang natin ho napapansin yun, pero sa totoo lang, nagiging bastos tayo dahil sa teknolohiya. Hindi ba? Ngayon, pag merong, bukod pa rin sa nagiging bastos, na napagkakamalian na natin yung wants at saka yung need. Mm-hmm. And ito yun. Yung need, ito yung pangangailangan mo para mabuhay. Yung want, ito yung pangangailangan mo para mabuhay na may luho. Magarbo, maksaya pamumuhay. Yun po yung want. Yung need, ito lang yung kailangan ko. Ibig sabihin ito, kapag meron kang need, hindi ka magsusurvive. Hindi ka mabubuhay pag wala nito. Pero yung want, mabubuhay ka na walang want.
Okay? Kaya magtataka ka, bakit ho yung mga cellphone? Natutuon tayo sa cellphone kasi ito yung pinakamagandang halimbawa. Eh, no? Pero nangyayari ito sa lahat ng teknolohiya. Magtataka ka, maayos naman ang cellphone, pero dahil may lumabas yung itong brand na ganito, na mas bago, mas manipis, mas... Eh, gagawa ng paraan, isaasala ang kaluluwa, makabili lang ng bago. Mm-hmm. Di ba? Pero tingnan mo, ano ang difference yung bago dun sa luma? Manipis lang po yung bago. At saka pansinin mo, sa sariling experience ko, pag may gusto akong bilhin, talagang kating-kati ako, di ba? Aha. Uh-huh. Pero pag nabili mo na, wala na. Wala na. Hindi mo naman talaga ginagamit yung mga features na hinahanap mo. Hindi. Gusto mo lang bumili. Gusto mo lang bumili, di ba? Yung feeling lang na may binibili ka. Aha, so nakahalina ka. Oo. Nakahalina ka. Nakahalina ka. Pero, parang ano yun eh, parang adrenaline rush yun eh. Adrenaline rush. Ka. Addiction. Oo. May addiction ka sa adrenaline rush na nakukuha mo sa pagbili nung mga one. Hindi masamang bumili kung ang kailangan mo eh pagkain dahil need yan eh. O gamot. Pero ang nangyayari nga na napagpapalit na natin. At sinasamantala ito ng mga nagmamanufacture ng technology. Nagkikreate sila ng need. Kailangan ito. Kasi pag ito in ka, kailangan ito. Naalala ko nung yung mating ako dito, ang telepono ko, yung makapal na Nokia, yung pang-executive sa atin nung araw, yung inababaling ganun. Dito pinagtatawanan ako kasi brick daw yun, brick. But my phone is working perfectly. Ha? Ano bang ginagawa ko sa telepono? Mag-text lang at tumawag. No? Yun lang ang function ng telepono sa akin. Hindi ko naman ginagawang calculator yan. So hindi ko kailangan na sophisticated na apps. Hindi ko naman ginagawang camera yan. No? Hindi mo ginagawang salamin? Hindi ko ginagawang salamin yan. No, dahil una-una, tiwala naman ako sa sarili ko. So, hindi ako nagsasalamin. No, no? May tiwala. Ang nagsasalamin, yung mga walang tiwala sa sarili nila. Eh. Ha? No, totoo yan. Karamihan sa mga nagsasalamin, yung walang tiwala sa sarili. Hindi biro yung sir. No? Yung iba, alam mo, ang daming apps eh, no? Lahat na lang may apps. No, binibili nila yung apps pa yata eh, no? Oo. O, pero ginagamit ba? Alam mo, kung gagamitin mo yun, lahat ng apps na ini-install mo, kulang ang isang araw. Precisely. Wala ka ng life. Eh, ideal, ikaw, linya mo yan. Dahil ikaw ang mahilig ka magbuting tingnan ganyan, linya mo yan. Kaya alam mo yan sinasabi mo. Kaya naniniwala ako dyan. So, ibig ko sabihin, no, eto yung ano, nagkaroon ka ng disconnect dahil sa technology. Imbes na ang objective eh, i-connect ka, nagkaroon ng disconnect. Ginawang katulad ng halimbawa ako kanina sa sewing machine, no? Imbis na kung isang, bakit ang nangyayari ay ganito? Okay, dati naman nabubuhay tayo, isang pantalon lang ang pinoproduce ko, kumikita ko ng 8 hours, ng 8 pesos sa 8 hours. Pero dahil may machine, bakit hindi ko produce yung isang pantalon sa loob halimbawa ng 5 hours, tapos yung 3 hours akin na. Pero bayaran mo pa rin ako ng 8 hours ng 8 pesos kasi ako na-produce ko yung isang pantalon. Mm-hmm. Hindi ba? Tama ba yung ano? Tama ba yung ano? Diba? Sabi natin kanina, nung nagkaroon ng sewing machine, tatlong pantalon na pinoproduce niya sa loob ng 8 hours, binabayaran pa rin siya ng 8 pesos. Pero hindi ba dapat kung ang objective ng technology is to make life better and easier for people, dapat yung system na isang pantalon na pinoproduce ko nung wala yung technology, no, binabayaran ako ng 8 pesos sa 8 hour work, isang pantalon. So, nung dumating ang technology, kung totoo yung sinasabi ninyo na to make life easier for me, make life better, to make so that I will have a quality of life, na i-produce ko yung isang pantalon sa loob ng 4 na oras, sabihin na natin. Dahil ngayon, nag-produce na ako roughly 3 pantalon sa maghapon, di ba? Because of the technology. So, 8 divided by 3, malabas na 2 and a half hours halos, or almost 3 hours. Okay. Sa loob ng 3 oras, sabihin na natin 3 oras nakapag-produce ako ng isang pantalon. Dapat bayaran mo ako ng 8 pesos pa rin. Pero 3 oras lang ako magtatrabaho.
yung 5 hours akin na. Yun yung buminhawa ang buhay ko because of the technology. Hindi ba? Pero hindi. Dahil 8 hours ako magtatrabaho, kailangan magtrabaho ako sagad na 8 hours, ang na-produce ko ngayon, 3 pantalon. Pero ang bayad mo sa akin, pareho pa rin. Hindi nag-improve ang buhay mo. Hindi nag-improve, hindi ba? Lumaki lang yung profit ng... Lumaki yung profit ng kapitalista, pero hindi nag-improve. So, ganun din, hindi ba? Ganun din yung mga technology sa bahay, no? Pwede mong i-adapt yung analogy na yan. Ganun din ang cellphone, hindi nag-improve. No? Naging efficient ka lang. Alam mo sa mga vacuum cleaner, marami din ganyan eh. Mm-hmm. Yung iba, hugis bola. Mm-hmm. Yung iba, may ganito, may ganon. Mm-hmm. Yung iba, pwede mong... Basta, marami kang pwedeng gawin. Pero, hindi mo naman kailangan ng special vacuum. Hindi, oo. Para gawin yun. Kailangan mo lang yumuko ng konti. Mm-hmm. Pero may vacuum na lumalabas, hindi mo na kailangan yumuko. Di ba? At iba, mapapansin mo yun eh. Di ba hindi mo naman ginagamit yung feature? Hindi mo ginagamit yung feature. Yeah. Maski sa mga... Pero ito, yung GPS. Mm-hmm. No? Dati kasi, pag magmamaneho ka, gagamit ka ng mapa. Mm-hmm. Pagkatapos, mag-drive ka, tatandaan mo yung mga kalye. Mm-hmm. Basta kaliliko. Mm-hmm. Diba? Pagkatapos, sa katagalan, maalala mo na yung daan mo. Mm-hmm. Nasa memory mo na. Mm-hmm. Pero dahil sa GPS, nagiging independent ka sa technology, hindi ka na nag-memorize ngayon. Mm-hmm. Hindi mo na ginagamit sa memory mo. Mm-hmm. Wala ka ng mental exercise, kumbaga. Uh-huh. At ang sabi nila, kung meron kang Alzheimer's, hindi mo malalaman yan kung meron kang GPS. Kasi mm-hmm. hindi ka na nagme-memorize eh. Mm-hmm. Hindi mo alam kung may sakit ka na. Makalimutin ka na. Uh-huh. Totoo, I think that also applies to cellphone. Kasi lahat ng information nasa cellphone mo na. Mm-hmm. Hindi ka na nagme-memorize. Totoo. So, tingin ko yung paggamit ng mind natin, brain, hindi na masyadong nagagamit ang brain dahil sa technology. So, nakakabobo sa madalit salita. Nakakabobo. Oh. O, dahil halimbawa, tama yung sabi mo, halimbawa yung cellphone. Yung numero ngayon eh, yung numero mo, hindi ko kabisado eh. Para makatawag diba? Ako sa'yo, titignan ko yung... Kaya pag nawala ang cellphone ko, wala akong matawagan. Dahil wala kang naalalang number. Wala akong maalalang number eh. Dahil puro redial ka eh. Lagay mo yung pangalan, click yung redial. Diba? Pero noong unang panahon... GPS. No? GPS. Panpunta na. Pero kung GPS, susundan mo na. So in short, nawalan ka ng process of thinking. Huwag na yan. No? Yung mga sa eskwela na lang. No? Hindi na sila nagko-compute kung paano kinukuha yung pie. Yung ratio ng ganito, paano kinukuha yung cosine, sine, etc., etc. Kasi nasa calculator na lahat. No? Anong equivalent, anong cosine nitong number na ito? Kiklik yung calculator. So in short, yung mga bata, pag inalisan mo ng calculator, hindi na alam mag-compute. Wala silang foundation. Wala. No? So hindi nakakatalino. No? I mean, malinaw na nang imbis na maging progressive ka, nagiging retrogressive. Kasi lahat, naka-dependent ka na sa technology mo. Kaya tama yung sabi mo, no? Mabobobo ka, na mawawalan ka ng mental exercise. So, alam mo ang mas nakatakot, Kay Nelson? Sa mga developed countries, gaya ng US, na dependent sa technology at sa kuryente, meron mm-hmm. silang apocalyptic na scenario na pag may nang hack sa computer systems ng US at madadown yung tinatawag na grid, magkakaroon ng chaos
sa society. Kasi wala nang ATM, bagsak ang grid, walang kuryente, magkakaroon ng riots. So, yun ang masama dun sa dependency sa technology. Dahil lahat ng bagay na kailangan mo nakatali dun sa technology, gaya ng ATM, credit card. Kung nag-fail yan, wala kang pera. Wala kang mabibili, wala kang makakain. Totoo yan. Ano? So, ibig ko sabihin, ito yung mga panganib. No? At ito yung nakaambang panganib na hindi natin ngayon binibigyan ng pansin. No? Kaya, nalulungkot ako minsan ng mga kababayan natin, nakikita ko talaga naghihirap pero ginagastosan yung cellphone nila. Pero kung iisipin mo, nakakabobo yun, nabobobo sila. No? At saka talaga nagkakaroon, ang pinakamabigat pa nun, bukod sa nabobobo sila, nagkakaroon ng disconnect. Naalala mo yung namaril dyan sa New York? Na kaya nakapamaril, kasi lahat ng tao dun sa subway, nakayuko, nagsesel. Oh. Yung palang taong namaril, iminagayway na yung baril niya, walang pumapansin dahil nakayuko lahat. Sa cellphone. So, I mean, kailan lang nangyari, di mo nabalitaan, balitang balita, yan sa New York, sa subway, sa queue line. Oh. Tapos binaril niya yung isang nakaupo doon, patay. Na isa itong insidente na dapat hindi nangyari kung ang tao hindi engrossed sa kanilang cellphone. No, nakita nila, nagbunot ng baril. Alert sila kagad. Ito, walang pumansin. Dahil lahat nakayuko. So, ganun na katindi ang disconnect, no? Nagdadrive, nakayuko. Nagmumotor, nakayuko. Diyos mo yan, nagmumotor, nakayuko. Ano ba yun? Dalawa lang ang gulong ng sasakyan mo. No? Marami ako nakitang ganyan. So, ano ba sabihin? Matindi ang problema. Matindi talaga ang problema natin. Mabuti ngayon, dito sa Amerika, at least napapatupad dito, bawal lang mag-text at mag-cellphone sa tabi ng mga eskwelahan. Oh. Pero sa Pilipinas, walang ganyan. At kahit may ganyan, alam ko, hindi naman susunod yung mga tao. No? Kasi puro pasaway ang mga tao. Walang disiplina, walang kahihiyan. No? Hindi marunong mahiya ang Pilipino. Pagkapwa Pilipino ang kaano nila, paulayaw nila. Mahihiya lang yan pag nandito na, susunod sa lahat. Mas Republican pa sila sa Republican. Mas puti pa sila sa puti. Pero pag nasa sariling bayan, mas walang hiya sila sa walang hiya. Huh? Tama ka dyan. Nakikita natin eh, di ba? Wala sumusunod. So anyway, kaya talagang ang panganib ng teknolohiya, maliliit pa lang ito. Ha? Hindi pa tayo nag-uusap ng mga malalaki. Ha? Kasi halimbawa, pwede mong i-apply yan sa gamot. Eh. Tingnan mo na lang ang gamot. Yung mga gamot ngayon is brought about by advances in medicine. And partly due to because of technology. Ngayon, napansin mo ba, ito ha, yung pakita sa TV, magpapakita ng isang brand. Pak, inumin nyo itong gamot na ito para sa, kung hindi kayo makatulog. Pero may side effect, maaari kang mamatay dito, kaya konsultahin mo muna yung doktor mo bago ka uminom ng gamot na ito. Lahat ng gamot, mas malala yung side effect doon sa problema mo. Napansin mo ba? Lahat ng gamot na ipapakita, mas malala ang side effect kesa sa sakit mo. Ano yan, di ba? I mean, di ba dapat gumagaling ako, di ba? Pero mas delikado pa pag ininom ko ito, mas matotodas ako ng hindi maayos, eh, di ba? So, kumbaga, hindi lahat ng modern ay maganda. Precisely. Yun ang sinasabi natin. Hindi lahat ng sinasabing maganda o bago ay tama para sa atin. Ang daming nagpapalit ng sasakyan, hindi naman kailangan palitan ng sasakyan, tumatakbo naman. Ha? Ang nga lang, yun ang madaling ibenta. Yung sinasabi nila ng bago. Eh kasi nga, consumerism na yung ano, no? Isang topic pa yun. No? Ibang topic pa. Ito, pinagano pa nag-uusapan lang natin sa ngayon. Eh. Hindi pa natin dinidiinan yung consumerismo. Ha? Ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung panganib na dala ng teknolohiya. At yung hindi pala totoo yung pangako na gaganda ang buhay ko, na tataas ang kalidad ng buhay ko. Malino na malino yun doon sa
ginawa nating halimbawa na mananahi. No? Ngayon, mm-hmm. nagpo-produce siya ng 3 damit o 50 damit sa maghapon. Pero dapat hindi ganoon kasi ang pangako ng teknolohiya, makakapag-produce ka ng damit sa ganitong oras lang. Diba? Uh-huh. Dati, nagkakasya naman sa 1 o 2 damit lang. Eh. Ba't kailangan mag-produce ng 50? Uh-huh. Diba? Ganun yan eh. Para bang, kung nagkakasya naman eh, ito lang pinuproduce natin at nabebeto, kumikita tayo, ba't kailangan natin magkaroon ng overproduction? Yan ang sakit ng kapitalismo. Na isa pang topic yan. Iba pang topic yan. Pero ibig ko sabihin, kawing-kawing kasi yan eh. No? Hindi mo pwedeng i-dissect yung isang topic na hindi mo tatamaan yung isang topic eh. No? Pero hindi totoo na gumanda ang buhay mo dahil mas nahirapan ka pa nga ngayon dahil mas marami ka nang ipinoproduce sa mas maliit na bayad sa'yo. Ha? Yan ang dinala, yan ang ano. Bukod pa rito, mabuti nga ngayon, may trabaho ka pa. Maraming nawala ng trabaho dahil sa teknolohiya. Oo, yan ang masamang epekto ng teknolohiya. Marami ang nawalan dahil yung ating pinatatakbo ng 5 tao, isa na lang ang kaya magpatakbo sa computer na lang. Yung makina tatakbo na. Kaya asan yun yung 4? Mm-hmm. Hindi ba? So hindi totoo yung pangako nung unang ini-introduce po lang yung technology that technology will make us our lives better. Hindi. It will make our lives miserable. And it will open us to exploitation. Ngayon, Luddites ba ako? Katulad ng mga Luddites na ayaw sa technology? Hindi. So, pero kailangan magkaroon tayo ng technology batay sa pangangailangan natin. Kung ano lang kailangan mo. Batay sa pangangailangan ng lipunan. Ang problema kasi, ang technology ngayon nakabatay kung paano tayo kikita ng malaki. Yun ang pundasyon ng technology ngayon eh. Profit. Paano kung kikita ng malaki? Hindi ba? Paano mapapalaki kita ng namumuhunan? Eh, dati nag-i-employ siya ng 10 tao. Magawa tayo ng technology, no? Na 1 tao na lang ang i-employ niya, gagawin lahat. Tipid siya, di ba? Profit, nakatipid siya. Isang na lang ang binabayaran, tinanggal yung siya. Pero meron siyang in-exploit. Meron siya in-exploit, mm-hmm. na isa. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ay, yung siyang meron siyang, ano? Meron siyang, dahil dun, eh, maraming nawala ng trabaho. Precisely. Yumaman yung isa, no? At the expense nung marami. Mm-hmm. Eh, ano ba, bakit ba maraming mahirap ngayon? Bakit habang yumayaman ng bansa, mas lalong dumadami ang mahirap? Which is very ironic. Dapat habang yumayaman, kumukonti ang mahirap. Hindi ba? Hindi. No? Sa Pilipinas, okay, tumataas. Ito sa Pilipinas, tumataas ang gross domestic product. Pero, dumadami ang mahirap. Diba? Which, ironic! Mm-hmm. Oh. Paano nga? Saan napupunta yun? Sino ang nakikinabang? Pinagpapasasaan ng 76 na pamilya. Mm-hmm. 76 na pamilya nagpapasasa. 76 na pamilya na karamihan dito ay politiko o pulpolitiko o may impluwensya sa pulpolitiko. No? Na ginagamit na tauhan ng pulpolitiko para isulong ang interes ng pamilya nila. Mm-hmm. Ganun yun. No? So yung teknolohiya, yun yung panganib. Merong positive side, merong negative side. Pero sa ngayon, ang problema kasi ini-obscure yung negative side. Walang nag-discuss niyan. No? Ang hindi ni-discuss parate, kaya nga yung advertisement eh. Ano ba yung advertisement? Discussion yan. Discussion yan ng merit ng isang produkto para mabili. Diba? So yun, pero wala nagsasabi ng other side. Kasi walang profit dun sa other side. Eh. So, kaya lang motivasyon ng lahat ngayon ay profit, pera, tubo. Eh wala kaming pakialam kung mawala ng trabaho yung siyam na manggagawa. Basta mahalaga yung kapitalista na bigyan namin ng tubo dahil na-introduce namin itong technology nito na magpapababa ng cost niya. Eh kung pwede nga lang wag na niyang bayaran yung nagtatrabaho, tiway na lang, gagawin niyang tiway yun. Huh? Oh, mga ganun. Oh. Oh, may ganun. Hmm. Gagawin na lang tiway. Slave labor ka na lang. Huh? Kung maaaring nga wag ka na makainin eh. No? Basta magtrabaho ka lang, basta mamatay ka. Gagawin nila yun. Sabi nga nila, may trabaho ka na, eh, naghanap ka pa ng sweldo? Precisely, di ba? Biro-biro yan, pero... Oo, oh, biro yan, pero...
Kasi ang sentimiento talaga ng mga kapitalista, ba't pa kita babayaran? May trabaho ka na nga. Di ba? Mahalaga lang kumain ka, mabuhay ka at makapahal. Kaya kita mo ang sahod. Lumayo tayo ng konti sa technology. Merong minimum wage. Ang minimum wage, ipineg sa certain level. Bakit? Kasi kinumpute na nila. Ito ang minimum wage. Ito ang sapat na sahod para yung manggagawa, makakain, at makabalik sa trabaho. Yun lang yun. Kaya yung sahod niya, bilang na nila yon, alam na nila kung saan pupunta. Ito, ibabayad niya sa kuryente. Binilang na nila yon. Ito ang minimum wage. Sapat lang yon para makabalik ka ulit, makapagtrabaho sa amin. Kaya yung mga kapitalista, kahit kaya, hindi naman nagbibigay ng mas above sa minimum wage. Kasabihin nila, lalagyan ka ng konting awang. No? Pero kasama sa computation nila yun. Kasi ayaw nila maging komportable ang buhay mo. Dahil pa nga pag naging komportable ka, magbakasyon ka nga naman ng matagal-tagal, walang magtatrabaho. Mm-hmm. Diba? Ang gusto nila, yung hindi ka nang tasaga. Ang gusto nila, itikaus ka. Para babalik-balik ka ron. May trabaho ka. Teknolohiya yan. Kaya yan ang kwento ng minimum wage. Excuse me, yung kinumpute na nila yan para yung perang kikitay mo sa lang para bumalik ka. Yan din ang kwento ng unemployment technology. Dahil sa technology, marami naging unemployed. Yung minimum wage, sapat lang para makabalik ka. Hindi ka magkaroon ng kapital. Mm-hmm. Hindi ka magkaroon ng kapital, hindi ka magkaroon ng negosyo. Basta para magtrabaho ka lang. Yun yung buhay na para pag hindi ka pumasok kayo, wala kang kakain bukas. Oo, dapat ka pumasok bukas. Oo, ganun yun. Kaya kahit masama na ang pagkaranda mo, pasok ako. Yun yun. Yun ang kanto ng minimum wage. Kaya pag hindi ka kapitalista, sorry ka. Kaya ang kapitalista sa atin, 76 na pamilya lang. Pinapatay din nila yung mga kompetisyon. So, hindi pwede. Kailangan mo small business, Alaman nila. Cutthroat yan eh. Hindi ka pwedeng lumago. Dudurugin ka namin. Sa tulong ng gobyerno, hahanapan ka ng kung ano-ano, permit, health sanitation, etc. Ikaw ang iipitin nung binili nilang inspektor ng gobyerno. Kasi bayaran yan. Binili na nila. Technology yung lahat yan. Dahil yung pagmamanipulate ng tao, bahagi rin ng pagmamanipulate ng technology. Bahagi lahat. So, kawing-kawing yan. So, hindi mo na pwedeng i-divorce sa mga panahong ito. Kaya magkikreate sila ng want. Parating magkikreate ng want at actually needs nga ang kinikreate nila. Magkikreate sila ng artificial need. Hindi nila pinalalabas na want yan. Hindi ka tao pag wala kang cellphone. Ganun yun eh. Hindi ka karangal-rangal kung wala kang sasakyan. Ganyan ang subliminal message. Hindi ka marangal kung ang damit mo tipitsugin. Kung ang sapatos mo gawang marikina lang, wala kang kwentang tao. Walang halaga ang sapatos mo. Kung ang relo mo yung walang kwenta, walang bilang to sa mundo. Ano yan? Yun ang nakakalungkot na aspeto ng consumerism. Isa yan. Ibang topic pa yan. Pero yung consumerism kasi, ang ugat niyan, kaya nagkaroon ng naging malakas yan dahil sa teknolohiya. Mm-hmm. Teknolohiya ang pinag-ugatan. So, hindi totoo yung pangako. Nagkaganda ang buhay dahil sa teknolohiya. Okay. Yes! So, Kanelson, ano bang conclusion mo rito? In one statement, ano ba yung Well, ang kailangan kasi natin talaga ma-differentiate natin yung ano ba yung needs at saka yung want. Mm-hmm. Kapag hindi na natin binibili yung mga pang-want, titigil din yung mga kapitalista mag-produce dahil nakikita nilang walang profit dyan. No? Una yon, differentiate natin talaga anong importante lang sa atin. Pangalawa, dapat ang technology ang ma-develop human-friendly. Hindi profit-friendly o profit-oriented. Kailangan human welfare-oriented. Yung original na pangako na gaganda ang buhay dahil sa teknolohiya, dapat yun ang maging totoo. Hindi yung nangyayari ngayon na ang teknolohiya naging daan para mas maging productive ka, pero yung production mo hindi naman binabayaran.
no, ine-exploit ka, nagiging daan sa exploitation. At yung technology dapat environment friendly na hindi magkakaroon ng chaos kung sakaling mawala, katulad nga ng scenario mo. Nagkaroon ng ano, nawala ang ATM, nawala ang power grid, no? Chaos. Hindi dapat gano'n ang technology. Hindi tayo dapat dependent. Dapat magkaroon ng healthy relationship yung tao sa teknolohiya at yung teknolohiya sa tao. May relasyon ho yan, no? Huwag ho natin isipin dahil walang buhay yung teknolohiya, wala tayong relasyon. Nakikipag-ugnay tayo ng teknolohiya, no? At minsan, i-discuss ko yung mga ugnayan natin. O kung saan tayo nakikipag-ugnay. Okay, maraming salamat, Kanelson. Kanelson, saan ka ba nila pwedeng masubaybayan maliban sa podcast mo? Well, pwede na lang puntahan yung aking ano nga ba? Yung aking Facebook, no? Pwede na lang silipin kasi may mga article po tayo. Pwede niyo akong ma-contact o mabasa once in a while sa Manila Standard dahil tayo po ay regular na contributor ng Manila Standard. May column po ako ang Usaping Bayan sa Hataw. Lumalabas tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. May column po ako sa Remate na lumalabas naman tuwing Sabado at Linggo. At may column ako sa Diyaryo ngayon na lumalabas tuwing Miyerkules at Biyernes. So mababasa ko ninyo yung mga sinusulat natin tungkol sa mga nagbabagang issue ng panahon dito sa mga column na ito. Po. Mm-hmm. Po si Kanelson Flores at pretty soon ilulunsad din natin yung Filipino Talk Radio. Yes. At yun ay magiging bagong home base ng ating mga podcast. Yeah. I mean that's I'm so excited to be part of that platform and hopefully we can launch it soon. So that our English-speaking brothers, no, here in the United States, in Europe, will be able to understand what they are talking about, and that we will have an idea who the Filipino is. Ayun, yes. Okay. Maraming salamat, Kanelson. At maraming salamat din sa iyo, Gerald. Maraming salamat sa mga nakinig. Can you invite them the next week? Yes, and next week po, parating nyo lang tugay-gayan itong ano, kung ating palatuntunan sa speaker.com, makikita nyo yan, yung podcast Pilipinas / Nelson Flores, at yung iba pa ho naming mga kasama dito sa aming ginagawa, no, na andyan si Nancy, na andyan si Tonsi, na andyan si Shandela, na andyan si Gerald, andyan si Manny Marinay. So, may mga guests ho kami at pakinggan nyo lahat, no? At nang mapagyaman naman ang araw ninyo sa pakikinig dito sa amin. Maraming salamat, Jer! Okay, maraming salamat, Kanelson. Okay. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay tayo! Kapag naipon ay nagiging suliranin.
sengsira ay umuusok, sabong panlabay tumapatay sa ilog. May lason nga galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Ngunit di lamang higante ang nagkakalat ng dumi, may kinalaman din ang tubig.